Hi, mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And ito pa rin ang outfit at makeup ng sis nyo from the previous video, which is yung No Foundation M. Para audio nyo yun. Kasi ganito yung magiging look nyo. Anyways, for this video, isha-share ko lang sa inyo kung ano yung gifts ko for myself this Christmas, kung ano yung nabili ko. And of course, mabibili ko lang naman to dahil sa inyo and also sa brands na nag-trust sa akin and also syempre sa hard work ko na din, ba? Diba? Pero again, thank you so much talaga sa inyo mga sis. Parang ano to, mini haul ng mga binili ko for myself. So if interested ka doon, kung lang naman, then just keep on watching. So first mga sis is this one from Hourglass na palette. Kasi tagal ko nang gusto magkaroon ng ambient palette talaga sa kanila. Ang dami kasi nilang ganung release, 'di ba? May limited edition, tapos meron yung mga OG nila. So, ang tagal ko nang pinag-iisipan bumili noon kasi nga una, ang mahal-mahal niya. Pangalawa, parang ganda-ganda kasi niya talaga pag nakikita ko ginagamit ng iba. Tapos parang ang social-social nung itsura niya. And syempre, Hourglass yun, di ba? So, sino ba naman ako? So, sabi ko, parang gusto ko talaga. Bet na bet ko talaga yun. And nag-Black Friday. Tapos, si Beauty by Basic, kung kilala niyo siya, for sure kilala niyo siya sa IG. Kasi famous siya doon. Na mga nagpipicture-picture and nagre-review din ng mga make-ups. So, siya yung unang-unang nagbudol sa akin na ayun nga, maganda daw to kasi meron na siya. O, ba? Diba? Tapos, nakita ko pa kay, sa IG din siya, si Glow Council. Sabi, ang ganda din daw. Nakita ko din yung post niya, maganda. So, wala na. Parang sabi ko, hindi na. Kailangan, it's a sign. Since Black Friday, the sale. Tapos, ang pinakamalupit pa, nagsiship sila sa Philippines. So, diba? Arte ka pa ba? So, ayun. Bumili ako nito mga sis. Parang, 6,000 plus talaga to, pero nabili ko siya ng panga 5,6. Ganun na lang siya nabili. Kasi, 5,6 or 5,5. Parang ganun. Nabili ko siya ng discounted price na dahil Black Friday noon. So, ayun. Chechempo ka lang talaga sa mga may mga sale. Alam mo, para hindi masyado mabigat sa kalooban na gumastos ka ng ganito for a makeup. Alam mo yun. Kasi minsan kapag bibili ka ng maharlika, kailangan ma-ano mo siya eh, ma-justify mo kung bakit mo siya nabili or bakit mo kailangan to, mga ganun. Kasi kapag hindi mo siya na-justify, nga ka. Ah, magsisisi ka sa huli. May ganun. Pero hindi, ito sobrang ganda talaga. I love it so much. Gamit na gamit. Lalagyan pa lang ang ganda na, ba diba? Tapos yung pinaka-product pa, yung mga powder blush, yung powder, finishing powder, yung bronzer, ineme, highlighter, lahat ang ganda. Ang dami mong look na magagawa dito. And grabe talaga yung quality niya. Parang doon ka mapapa-amaze na, shocks! Kaya pala ang mahal-mahal niya kasi ang ganda-ganda niya. Alam mo yun? Maganda siya, wait. Ang ganda-ganda niya talaga mga sis. Like, right now, books. Tapos, pag ginamit mo siya, parang nakakasosyal siya ng to the highest level of levels. Parang pang yayamanin ka talaga agad. Ganda-ganda mo pag gamit mo to. May pag-ganun pa. Tapos, ayan, yung finishing powder dito. Mag-a-add siya ng glow. Alam mo yun? Diba? Mukha ka ng maharlik agad. Oh. Ay, wala na. Basta sobrang ganito. Sobrang sulit. And I'm so happy na nabili ko to. Ba't naging review? Hindi naman review to. Basta ito. Isa sa to sa mga nabili ko. And I like it so much. Hindi ako nag-regret na binili ko siya. Thank you sa mga nagbudol sa akin nito. Kasi masaya-saya ko dito sa purchase na to. Next naman mga sis, ito, binili ko siya parang last month ata to. Pero pang Christmas kineme ko talaga to. Yun yung sinabi ko kay Sir Opie. Parang hindi niya ako maano. Pero ayan, Charles and Keith na bag. Kasi ang tagal ko nang gusto yung Coach na bag na, ano, pillow bag ba tawag doon? Basta yung parang ganitech din mga sis, yung style niya. Yung parang pillow, ganyan. Parang bubble ba? Basta parang pillow na bag sa Coach. Eh, ang maharlika niya, parang pumapalo siya ng 50,000 kineme. So, sabi ko, parang hindi ko kaya pang bumili ng ganun. So, ayan, nag-release ng ganito si Charles and Keith. Nakita ko, may brown din na version nito and I love it so much. Hindi ako nagsisi na binili ko siya. Ang ganda-ganda niya. And, ayan, nagamit na siya. And, ayan, marami ka naman malalagay. Tapos may mga zipper sa loob para sa mga coins. Ganun. Tapos meron din pocket dito. Sobrang nice niya. I like it so much. Super happy ako dito sa na-purchase ko. Feeling ko talaga malalaspag ko siya.
Pero ang ganda mga sis. Tapos meron pa tong ano, long strap. So kung gusto mo i-cross body or body bag, carry boom boom to. So, pero ako mas prefer ko siya na ganyan para tayong Gen Z pang bagets. Next naman is from Charles & Keith din, kasabay nung bag na binili ko. This is a ballerina shoes, ganyan. Nung una talaga, nag-post pa ako sa IG, kala ko talaga magsisisi ako na binili ko siya. Yung parang tiis ganda moments because nakakapalto siya. Siguro nakatatlong paltos muna ako bago masana yung paa ko. Dito siya sa likod na part. Nagpapalto siya mga sis. Malalang paltos talaga. Yung tipong kinakaladkad ko na lang yung paa ko para makalakad. Tinitiis ko kasi pag nagreklamo ako, sasabi ni Sir OP, eh yan, gusto mo kasi yung nakikiuso, ballerina shoes ka dyan, ayan, bush ka. Kaya talaga tinitiis ko. Hanggang nung naka-apat na try na ako, nagulat ako, hindi ako nagpaltos. Nagmanhid na siguro, parang nangapal na yung kalyo ko siguro sa likod. Hindi na siya nagpapaltos mga sis. Kaya lagi ko na siyang gamit na flats. Ganyan. Super nice niya and very stylish. And uso kasi ngayon yung mga ballerina shoes. And since Inggitera ang sis nyo, yun lang. Bumili ang sis nyo, diba? Ang ganda naman niya. Black yung pinili ko. May white nito. So, black na lang para mas matiterno mo for all. For all. Next naman is from Sonny Suisse. Ito parang last week ko lang binili to. Nung isang araw lang. Kasama ko si Natalia, bumili kami nito. Kasi magboboracay kami this New Year's Eve, mga sis. So, kailangan ko ng glasses. Sana hindi ganito katulad ngayon na makulimlim. Sana maaraw siya para maging useful tong sunglasses na to. At saka nagulat ako na parang 595 pesos lang pala yung mga glasses nila. Eh, ang gaganda nung style, na shook ako. Pero isa lang binili ko. Kasi baka sabihin ni Sir Opie, ano yun? Ba't ang dami mong sunglasses dyan? Hindi ka naman nagkaganyan before. Pero ayan, eto, ang ganda-ganda niya mga sis. New style daw nila to. So, ayan. Dukes. Parang sosyalin tayo. Georgina Wilson. Isabel Daza. Sino pa ba mga ano ng Sonny's? Boogs. Jess Wilson. Boogs. O, diba? Ang ganda. Very nice siya and very bagay sa akin. Aminin nyo. Comment down below if bagay sa akin to. Pag hindi, wag na kayo mag-comment. Babash nyo pa ako. Pero yan. I like it so much. I love it. Very nice purchase to. Happy ako. Next naman mga sis, ito big purchase din to talaga. This is the DJI Osmo Pocket 3 mga sis and grabe, super useful to kapag nagta-travel ka or nagvo-vlog ka or alam mo yun, parang gusto mo lang i-document yung life in eme mo, mga ganon. Ang ganda nito, talagang natuwa naman ako sa pagkabili ko nitong camera na to. Sobrang useful niya. And maganda na creator dapat yung bilhin nyo. Kung may extra budget pa kayo, yung creator na talaga. Para may kasama na siyang ganito. Gantong kit na mga sis. Kasi may kasama na siyang mic. O, diba? Tapos may kasama na siyang mini tripod. Tapos meron din siyang extra battery na. So, diba? Very sulit. And very important. Ito pala. Kasama to dun sa creator. Meron na siyang wide lens. So, very perfect talaga pag malayuan, 'di ba? Eh 'di ba mag-aano ko, magboboracay kami. So, yeah, ganyan. So ganyan siya mga sis. Ay, hindi ako kita. Wait. Ganyan. Ganyan. Kita niyo na ba? Yan, ganyan ako mga sis. Hi mga sis. Welcome back to my channel. Oh, bugs. Ang ganda nito. Sobrang natuwa ako dito. Very nice talaga. And alam ko may stock na ngayon. Nung time na binili ko to, wala nang stock dito sa Philippines. As in, ubusan talaga, sold out. So, paano ako nakabili? Diyos ko, sa SM Tansa pa ako na padpad mga sis. As in, nagtitingin kasi ako sa Facebook market kung may mga resellers. Meron naman, pero grabe yung patong nila. Malala talaga yung patong nila na parang mapapanow ka na lang, na magtsaga ka na lang, magantay ka talaga. Tapos nagulat ako, yung photo line sa yun nga, sa SM Tanza, nag-post sila na may available stock pa sila na isa. Nag-iisa na lang yun. Eh, sa lahat ng Henry store, wala na. Lahat ng DJI na stores dito sa Philippines, wala na din talaga mga sis. As in, hindi pa alam kung kailan sila mag-restock. So, buti na lang, nakita ko yung post nung ano, SM Tanza. And ayun nga, nakabili na ang sis nyo. Happy naman ako dito sa purchase ko na to. Kasi talagang nakakapag ano. Diba, bet ko talaga mag-vlog din. Alam mo yun, mag-feeling din na vlogger. So I think this is the moment and the calling. The sign! Alam mo yun, sinasabi ko kay Sir OP. Feeling ko ito yung sign. Sabi ni Sir OP, ayun ako, feeling ko gaya-gaya ka lang din. May
Kinda, gaya-gaya. Then last but definitely not the least, nakikita nyo na orange paper bag, mga sis, grabe. Intro lang nito. Intro lang. Parang ano, backstory lang. Sobrang gustong-gusto ko talagang bilhin tong Hermes Aura na to. And maka-experience na sa store mismo dito sa Philippines or kahit sa ang store ako bibili. Kasi before yung Gucci Marmont ko na binili ni Sir Opie sa akin sa IG reseller, tapos yung Dior na slides, nakipasabay lang din kami noon. So, hindi ko pa talaga na-experience na makabili sa physical store ng isang luxury brand. And also, hindi ko pa na-experience na bumili noon na ako yung magbabayad. Like, yung pinaghirapan ko talagang ano. Kasi before naman, nung nagko-call center ako, di naman ko naisip na bumili ng luxury. Tsaka mababa lang yung sweldo ko noon nasa call center agent. Diyos ko, 14,000 ata lang yun, yung time na yun. So, parang ano mabibili ko? Parang ang mga nabibili ko nung time na yun is talagang pangkain, Meralco, and everything. Basta yun. So, yun yung backstory nito. And so ngayon, na medyo may budget tayo, sabi talaga ni Sir Opie, very supportive siya, nakakaloka. Sabi niya, go na, bumili ka na. Kasi ang iniisip ko talaga, bibili ko siya ng PS5 pang surprise. Pero ayaw niya kasi nga, todo ano siya, seryoso siya sa Valorant ngayon. So sabi niya, go, bili mo na muna yung gusto mong bilhin talaga kahit before pa para ma-experience muna. Di ba, tick off muna sa bucket list mo yon. So, ayun nung bumili na ako. Full support siya. Tawang-tawa siya sa akin kasi pagpasok namin sa Hermes store, nagmamadali ako kasi parang feeling ko, nai-intimidate ako doon sa mga tao doon. So, parang kahit mukha naman silang mababait, pero parang nahihiya ako na parang feeling ko, I don't belong. Baka sabihin nila, trying hard ako. Mga ganong moments. Pero anyways, pagpasok, hindi na ako nakapag-feel mga sis. As in, parang ganun lang, film lang nung sandals mismo. And then, pinictura na lang ako ni Sir Opie sa cashier and yung paglabas. Kasi nga sabi niya, uy, hindi ka nakapag-video sa sobrang excitement mong bumili. O, di ba? So, yun yung story niya. And nakailang unboxing na din to para naman makontent ko siya sa lamal niya, mga sis. Pero, ayan na siya. Oh my God, yung ribbon, andito din. Yung ribbon, ito na. Kasi nakailang unboxing na tayo. Hirap kayang itali ulit. So, ayan siya. Oh my God, mga sis, hindi ko ito mabibili. Itong mga pinapakita ko sa inyo kung wala talaga kayo, pati yung mga brands. And also, yung si Sir Opie tsaka ni Natalia na very supportive sa akin. Alam niyo yun, iyak na ba ako? Charot. Anyways, mag-unbox muna tayo nito. So, ito yung kahon. Amoy kahon ng Hermes. May ganun. Tapos, ito na siya. Oh my God, anong sounds yun? Para akong baka dun. Ay, baka or hindi, para akong goat. So, ayun na siya. May ganito na tayo, mga sis. Ayun na. Ito yung bagong style na nung kanilang oran. Di ba before, kasi yung parang hiwalay pa yung color dito. Pero ito na yung bagong style nila. And hindi ko pa siya nagagamit, mga sis. So, sobrang, alam mo yun, gusto ko Pasko ko na lang siya gagamitin. Ang bango. Tapos iniisip ko na ngayon kung saan ko siya ilalagay dahil natatakot ako baka matulad dun sa Dior slides ko na nangat-ngat ni Harty. So, ito, kailangan ko siyang ingatan kung saan ko siya mapapadpad dapat. Alam mo yon. So, ito yung katerno niya. Baka sabihin niyo kasi isang piraso lang yung binili ko. Hindi fair. May ganon. So, ayan siya. Magandas. Nakaka-happy talaga. And nakaka-proud sa self. Ang arte. Pero anyways, ayan, yan yung mga na-purchase ko for myself this Christmas. So, ayun lang mga sis. Itong video na to is hindi ko parang mag-brag ng mga nabili ko or mag-iabang or whatsoever. Sobrang gusto ko lang i-share din sa inyo kung ano yung mga achievements na nagagawa ko for myself dahil sa inyo or dahil dito sa pagiging content creator ko na as in, hindi ko ma-imagine. Like, parang before, di ba, alam niyo yan, ang pangarap ko lang talaga ay magkaroon ng PR package sa isang brand, na makeup brand, mga ganon. Or may mag-comment sa mga post ko, may manood, yan. So, ngayon meron na, tapos may mga gantong bonus pa na kumikita na ako. And also, yung mga, ano, mga gusto ko, nabibili ko na din. And yung mga gusto nung ni Sir Opie or ni Natalia, nabibili ko na din with my hard-earned money. O, diba? Nakakaloka lang. Pero,
Grabe, sobrang grateful, thankful kay Lord sa inyo, sa brands na nagtutrust sa akin, kay Sir Opie and Natalia. Thank you so much talaga. I love you all. So, ayun mga sis. Thank you so much talaga sa trust and Merry Christmas and a Happy New Year. Push tayo this 2024, okay? And also, remind ko lang kayo, meron tayong TikTok giveaway. Go kayo sa TikTok account ko kasi may 20 na sis tayo na mananalo ng surprise giveaway ko. Yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!